Guys, for today's video, siguro naman nabalitaan nyo na yung latest from Maya Business na pwede na mag-send sa mga peer-to-peer sa mga personal Maya account na parang katulad na siya ng dati or parang katulad na rin siya ng GCash na send and receive sa mga cash in cash out center, di ba? Kung nabalitaan nyo na yon, pag-usapan natin kung paano nga ba makipag-compete at par with GCash. So, ito naman is based only on my opinion or point of view. Pero tara, pag-usapan na natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quinto's Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about entrepreneurship, small businesses, and other good financial practice na meron akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. If hindi mo pa napapanood ko yung video ko about new update, tingnan nyo sa description box, meron akong link doon about this update kay Maya Business. So, paano nga ba magiging at par yung labanan ni Maya kay GCash? Kaya ba? Sa tingin ko, kaya naman. Kasi first step is natanggal na yung maraming hinihingi registration, ID sa pagsasend ng remittance. Kasi pwede na ang peer-to-peer. So that's first step. It opens up new opportunities to send money lalo sa mga personal PAYMAYA. And also, instead of cash-in na mga personal Maya na papa-cash-in, pwede na lang, isend na lang ni Maya Business. And kapag sinend ni Maya Business, yung buong kita is mapupunta kay Maya Business agent. Kunyari, 15 pesos yung ipapa-cash in. Yung 15 pesos na yun is kita ni Maya agent. Basically, walang cut si Maya Business. Dun pa lang, ma-enganyo na si Maya agent to offer cash in and cash out ng Maya. Or, pwede rin siya maging remittance using Maya Business agent. One more thing is, ito, sa tingin ko, ito talaga yung kailangan ni Maya. Kailangan ni Maya na ma-capture ang mga customer by offering yung mga promos na pangmasa. Anong ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin dyan, katulad na lang ng Maya savings na 10%. Diba? For a normal people, normal person, kailangan mong magbayad or gumastos ng 30,000 pesos para lang makakuha ka ng 10% interest rate sa inyong savings. And limited pa nga siya up to 100,000 lang. Sino maienganyo? Tanggalin niyo yung 30,000, gawin niyo yung 10% yan, for sure maraming magbabangko sa inyo, maraming maglalagay ng pera sa Maya. So that's one thing. Another is, sabi ko nga pang customer, di ba? Katulad ng ginawa ni GCash before, is nag-offer siya ng maraming vouchers until ma-hook na ang mga customers sa paggamit ng GCash. Meron namang voucher na si Maya. Voucher na as in pamigay lang. Naalala ko before si GCash na parang every Wednesday may free voucher. Basta i-claim mo, may free 10 pesos, 20 pesos voucher. Basta i-claim siya every Wednesday. Meron din yung basta meron kang QR, scan mo. Diba? Meron yun guys. As in talagang pamigay lang yung mga voucher. And nagagamit yung voucher pang less sa groceries, sa scan to pay. Though ngayon, kay GCash, wala nang ganun. Konti na lang yung nakikita kong may voucher siya at hindi na libre. So usually, ako, may nakuha pa akong voucher sa mga pag nag-convert ako ng Globe Reward Points, yan, may voucher. Pero yung pamigay, na as in libre lang talaga, parang every Wednesday voucher, every Tuesday, yan. Minsan nag-i-stack pa sa voucher tab ng GCash app yung mga voucher. Minsan 100, di ba? Pag ganun ang ginawa ni Maya, as in, nag-invest siya at namigay ng voucher, basically pera yun eh, marami ang mahuhook sa paggamit kay Maya. Idagdag mo na rin dyan is, tanggalin nyo muna lahat ng service charges nyo and limit nyo kay Maya. For sure, meron at meron babalik sa paggamit ng Maya. Lastly is, i-engage nyo yung mga merchants. Mga Maya merchants. Maghanap kayo ng maraming merchants. Go to individual level. Katulad ng ginawa ni GCash na kahit yung nagtitinda sa palengke is merong GCash QR merchant code. Diba? Kahit sila meron. Kasi ganun kadali. Ganun ka simple kay GCash. Kung gagawin nyo ni Maya, I guess maraming mako-convert sa paggamit ni Maya. Lalo na, kunyari may mga vouchers. Waive yung mga service charges. Diba? Walang 2% sa 10,000 limit or more than 10,000 limit, di ba? Pag ginawa nyo yun, I guess, tataas ang ranking ni Maya
tatakbo yan at par with GCash. And then siguro, yun na lang Maya, pag nakita nyo na-hook na, edi doon na lang kayo bumawi. Katulad ng ginawa ni GCash. Ganun naman si GCash eh. Kaya nga ako yung mga, pag nagbabayad ako ng bills ng credit card, wala, naging convenient na sa akin sa pagbayad ng credit card using GCash. Kahit may service charge siya, okay na lang din kaysa lumabas ako. So, ganun. Yan yung sa tingin ko mga bagay na pwedeng gawin ni Maya para makipag-compete kay GCash at par or parang equal level playing field kay GCash. Kasi we all know GCash has the advantage right now. Though yung iba maraming issue with GCash, pero sa tingin ko pa rin, si GCash talaga ang dominate ng market. So yun lang muna for today's video guys. Kung may question kayo, lagay nyo sa baba and try natin pag-usapan. So thank you for watching. I hope you can like this video. Leave a thumbs up and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!